What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create hearing awareness at syempre to build a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, game na rin ako, hit that subscribe button and notification bell para every time na meron tayong bagong videos about hearing and about our ears, palagi kayong updated. Okay, ang topic natin for today is correlated o related siya dun sa mga previous two episodes natin for the past two weeks. Ito ay ang mga bone conduction devices na isang way or isang mga technology base na gamot para dun sa ating paghina ng pandinig dahil nga sa problema natin sa ating outer ear at sa ating middle ear. Okay? So, before we begin, just a recap. Okay, yung pinresent natin nakaraan is yung ating ad here. Okay, ito siya. At syempre, yung ating Apollon bone conduction device. For this episode, ang gagamitin naman natin or ang ating i-unbox and ipipresent sa inyo, walang iba kung hindi ang kapatid ng Apollon, which is Contact Mini. Okay? Yung Contact Mini, okay, para mas mabilis, no? Para malaman natin kung ano ba yung nangyayari sa tenga natin. Pag sinabi natin na gamot laban dun sa mga sakit sa outer ear at sa middle ear, kadalasan ito yung mga symptoms, okay? Yung mga pasyenteng may tinatawag na otitis externa, kung saan namamaga yung kanilang pina o yung panlabas na tenga na nakikita natin yan, or yung ear canal. Okay? Bukod doon, posible rin na ang may problema tayo sa outer ear. Kunyari, yung ating butas ng ating tenga maliit o wala. Minsan, may mga ganong mga tao na hindi nabuo yung kanilang butas sa kanilang tenga. But posible rin na may mga individual na malakas mag excrete ng tutuli o yung tinatawag nating serumen, na kadalasan parating barado ng serumen ang kanilang ear canal. Okay? Ngayon naman, pagdating sa middle ear, yung mga taong may madalas na pagluluga o yung tinatawag nating otorrhea, or yung mga taong may tinatawag nating otitis media. Okay? Para sa mga recap ng mga nabanggit kong mga sakit, please hit the subscribe button, ililid kayo sa playlist at makikita nyo doon yung mga listahan ng ating mga nagawang videos nung nakaraan. Okay? So going back, unbox na natin yung ating Contact Mini. Okay? Ang dati nag-distribute ay Medel. Ngayon, introduce ko sa inyo yung BHM, siya yung manufacturer. So pare sila nung Apollon last week. So tanggalin na natin yung unang pakete. At ito na ang laman ng ating device. Tulad ng Apollon, meron tayong mga documents here. Yung instruction manual, yung listahan ng mga kasama sa produkto, at syempre yung mga accessories. Okay. Una sa lahat, ipipresent ko sa inyo, yung Apollon, bali, ginagamit siya bilateral. Pag sinabing bilateral, dalawang tenga o kaya dalawang side. Okay. Nasa sa inyo yun kung gagamitin nyo one side or two side, pero here makikita nyo four pairs. Mamaya i-assemble ko para malaman nyo kung paano siya binubuo. Bukod doon, yung accessory tulad ng Apollon, meron din siyang tinatawag na mga headbands. Okay? Ito, yung mga headbands siya. Iba't ibang sukat. Okay? Bukod sa headband, meron din tayong mga tinatawag na soft bands. Ito siya, na may iba't ibang kulay. May gray, brown, black, pink, and white. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya kinakabit. Ano? So, again, yung system, meron siyang two parts. Una,
yung tinatawag nating processor. Okay, kung makikita nyo, nandyan yung mikropono. Yung pangalawa is yung tinatawag nating vibrator. Okay, ito siya yung vibrator. Makikita nyo, meron siyang parang silicone sleeve. Yan siya. Okay, so dalawang piraso siya. Una muna natin gamitin is yung ating headband. Okay, yung hard band or headband na tinatawag. So napakadali lang niyang gawin. Una, i-snap on nyo lang siya sa headband. Okay, nang ganito. Ay, ito pala yung sa kabila. Nang ganito. Okay, una muna yung microphone. Okay. So, kakabit nyo lang yung mga kabling ganyan. Siya makapit. Okay. Ayan na. Tapos, siyempre, susundin na yung inyong vibrator. Ayan. Vibrator. Siyempre, gagawin nyo rin siya sa kabila. Una muna, yung mikropono. Natin ganyan. Okay. Tapos yung kable. Ganito. Okay. Kasunod, yung ating vibrator. Okay. Kapit yung ganyan. Tapos sabit yung ganito. So, para sa device na to, ginagamitan siya ng size 13 battery. Okay, size 13 battery. Same siya ng size na ginagamit natin sa ating adhere. So, meron siyang battery door na napakahirap buksan dahil nga para siyang safety lock feature. Ibig sabihin na safety lock feature, kung ginagamit ito sa bata, protection laban sa aksidenteng pagkalunok ng inyong adhere. Okay. Mapapansin nyo, nagpi-feedback na siya. Okay. Kaya siya nagpi-feedback kasi nga malapit yung vibration galing sa vibrator sa mikropono. So, susuotin na natin. Ayan. Kaya naririnig niyo yung feedback kasi hindi siya lapat sa aking bunbunan. Okay. Yun. Okay. Alright. Ayan. Oh, meron pa rin feedback. Medyo ano tayo, yan. Okay, yan, wala nang feedback. Pero nakakarinig na ako ng malakas. Subalit ang problema lang is syempre wala tayong buhok at tayo lalaki. So hindi siya aesthetically appealing, pero nakakarinig ako. Okay? Kaya siguro ideal siya sa mga bata kasi nga kung sa mga bata naman, mapapansin nyo whether lalaki o babae, minsan may mga bata na mukhang babae, may mga bata din na mukhang lalaki. So, hindi siya gaanong obvious. Okay. So, ngayon, makikita nyo, tulad ng sa Apollon, the more na mas masikip yung inyong headband, mas maganda yung transmission ng tunog sa loob.
okay? Para malaman nyo kung talaga siyang tumutunog, later gagawa tayo ng sound sample kasi feeling ko hindi mapipick up nung microphone ng ating camera na ginagamit for this view. Test. One, two, three, four. Ngayon, gagawin naman natin, i-assemble naman natin para dun sa ating headband. Sa ating headband, meron tayong prepared na cable na at meron siyang casing sa loob. Okay? Diyan natin i-snap on yung ating microphone at yung vibrator. So, stay tuned. Okay. So, natanggal na natin siya. Gagawin naman natin is kakabit natin sa ating headband. Okay? Una, kabit muna natin yung vibrator. Hanggang dito. Okay. Okay, snap on natin sa loob. Nang ganyan. Okay. Sa kabilang dulo. Kung mapapansin nyo, may feedback pa rin siya. Okay, kasi nga malapit yung mikropono sa ano, sa ating vibrator. Okay. So, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Kapit muna natin itong ating... Okay. Ayan. At kapit na natin ang ating snap on. Ngayon, pag sinuot siya, kailangan yung microphone nandito sa harap. So, kakabit natin siyang galito. Kung mapapansin nyo, kung dati si Sir Eros ako, ngayon si ano na ako, Mark Kagiwa. So, malakas yung tunog niya, walang problema. Kaso, aesthetically, hindi siya ganun ka-appealing. Dahil nga may headband na ganyan, especially for adults, kaya siguro ginawa to pang bata. So for this particular device, as a reminder, okay, programmable siya. Hindi siya katulad ng mga nabibili natin sa Shopee or sa Lazada na pag binili mo, yun lang. Ito, pinoprogram ng isang audiologist para i-match yung naririnig nyo via bone conduction dito sa device na to para accurate. At para hindi rin ganong malakas yung feedback. Okay? So, that's all for today's vlog. Again, this is Mark Kagiwa saying, we will make the disabled able. How do we do that? By hitting that subscribe button and notification bell today. See you soon. Bye!